Julie Ann San Jose. Binatikos matapos nag-perform ng dancing queen sa isang simbahan. Sparkle Agency at simbahan, todo hingi ng pasensya. Ang mga awit ay umani ng pamintas mula sa mga miyembro ng simbahan sa nasabing aksyon. Kamakailan lang ay sumali ang Kapuso singer at actress na si Julie Ann San Jose sa isang fundraiser sa Occidental Mindoro. Ngunit iyon ay ikinagalit ng maraming netizens. Ang pangunahing dahilan ay ang pananamit ni Julie Ann San Jose at mga pagpipilian na kanta sa panahon ng konsyerto na ginanap sa loob ng Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Lalawigan. Isinasaad ng mga ulat na ang Limitless Star ay nagtanghal ng ilang kanta tulad ng Dancing Queen ng Swedish group na ABBA at The Edge of Glory ng pop star na si Lady Gaga, bukod sa iba pa. Sa kanyang social media, nagbigay naman ng paumanhin ang Limitless Star na si Julie Ann San Jose. I am offering my apologies. Even though my only intentions were to share joy and give support to the church through the benefit concert, many have felt offended about the incident. I was in and with my performance which caused distress, Julie Ann wrote in her public statement. I truly sincere apologize. This is a lesson learned and it is assured that it will not be repeated. We can all move forward with compassion in our hearts, saad ni Julie Ann. Ang kanyang management na Sparkle GMA Artist Center naman ay inangkin ang responsibilidad sa kanyang paglapas sa kaganapan na ipinapaliwanag na si Julie Ann ay tinupad lamang ang kanyang mga tungkulin at pangako bilang isang tunay na profesional. Sparkle would like to officially address the current issue regarding Julie Ann San Jose's performance at the Nuestra Señora del Pilar Parish. Sparkle GMA Artist Center takes full responsibility for Julie Ann's attendance at this event. It is our job to coordinate and clear details with the organizers and relay the instruction to our artists. Julie Ann only fulfilled her duties and commitment as a true professional. She is a devout Catholic and had no intention of disrespecting the church or its members. We are truly sorry to those we have offended. We hope that this puts the issue to rest. We apologize to Julie Ann as well. Moving forward, we will be more vigilant in our coordination efforts to ensure such incidents do not happen again, kabuo ang statement ng Sparkle Agency. Samantala, naglabas din ang kura paroko ng nasabing simbahan na si Father Carlito Dimaano ng statement at humihingi ng paumanhin sa naganap na pangyayari. Buong kababaang loob po akong humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nasaktan mula sa mga pagkakamaling nasaksihan sa Heavenly Harmony Concert na ginanap sa Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish noong ika-6 ng Oktubre 2024. Inaamin ko pong may mga mali kaming desisyon ukol dito. Inaako ko po ang lahat ng mga pagkakamaling ito. Isang secular concert ang naganap sa loob ng simbahan. Tinatanggap ko po ito ay nakasakit sa damdamin ng mga mananampalataya. Humihingi po ako ng tawad. Sa mga naimbitahan po naming nagtanghal si Julie Ann San Jose at Jessica Villarubin na nakatanggap ng mga hindi kaaya-ayang komento. Humihingi po ako ng tawad. Sa aking mahal na obispo, Pablito Martinez Tagura, humihingi din po ako ng tawad. Hindi ko po naingatan ang iyong pangalan dahil dito. Natuto po ako ng lubos sa pangyayaring ito. Kung may babalik ko lamang po ang panahon, di sinsanay na isa katuparan ng tama at wagas ang gawain ito na alay kay Maria. Ipinapangako ko pong hindi na mauulit ang nangyaring ito, kabuo ang statement ng kura paroko.